Ikapito ng Setyembre, Lunes sa 23 linggo ng karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sa iba namang araw ng pahinga, pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. May isang lalaki na hindi maigalaw ang kanang kamay. Pinagmamasdan siya ng mga guro ng batas at mga pariseyo. At baka pagalingin ito ni Jesus sa araw ng pahinga at nang maisakdal nila siya. Ngunit alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya sinabi niya sa lalaking hindi maigalaw ang kamay, "Tumindig ka't tumayo sa gitna." Tumindig nga ito at tumayo roon. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Matanong ko nga kayo, ano ang ipinahihintulot sa araw ng pahinga? Gumawa ng mabuti o gumawa ng masama? Magligtas ng buhay o pumatay?" Tiningnan niya silang lahat sa paligid at sinabi sa tao, "Iunat mo ang iyong kamay." Ginawa niya ito at gumaling ang kanyang kamay. Galit na galit naman sila at magkakasamang nag-usap-usap kung ano ang magagawa nila kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Ano ang ipinahihintulot sa araw ng pahinga? Gumawa ng mabuti o gumawa ng masama? Ang totoo, wala naman talagang pinipiling araw sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Hindi ko rin talaga lubos na maisip kung bakit sa araw ng pahinga ay ipinagbabawal sa batas ng mga Hudyo ang paggawa ng mga bagay na mabuti naman talaga kung tutuusin. Isa na nga rito ang pagpapagaling na ginawa ni Jesus sa araw ng pahinga. Hindi nga ba't si Jesus na rin ang nagsabi na habag ang nais niya at hindi hain? Ang tunay na pagsamba sa Diyos ay maipakikita natin hindi lang sa pamamagitan ng pagdalo sa mga ritual na pagdiriwang. Nagiging mas makabuluhan ang ating buhay pagsamba at panalangin kung ito ay may kalakip na mabuting gawa katulad ng ating pagtulong sa kapwa. Wala nang hihigit pa sa batas na nagtuturong mahalin ang Diyos at ang ating kapwa na nangangailangan. Hindi marahil malulugod ang Diyos sa ginagawa nating pagpaparangal sa Kanya kung ito naman ay hungkag sa pagmamahal at malasakit sa ating kapwa. Pagsasagawa. Naranasan mo na ba na habang ikaw ay papunta sa simbahan isang araw ng linggo ay nakasalubong ka ng isang tao na nangangailangan ng bigla ang tulong? Ano kaya ang ginawa mo? Tumigil ka ba kahit alam mong mahuhuli ka na sa oras ng misa? O hindi mo na lang pinansin dahil magsisimula na ang misa?